Welcome back sa channel natin, mga anak. Ang iluluto natin ngayon ay adobong pusit. Isa to sa mga paborito kong kainin, ano? Kaya ito ang i-share ko sa inyo ngayon. Ang recipe na to ay galing sa aking nanay, no? Ito, dahil sa paborito ko siyang kinakain, ay tinuruan ng aking nanay ang wife ko na lutuin ito. Kasi nga, paborito ko to, so alam ng mama ko, o alam ng nanay ko, na paborito ko to, kaya tinuro niya sa asawa ko para lutuin lagi sa akin. So napakasimple nito, mga anak. Mag-gisa lang tayo ng onions and garlic at saka tomato. May tomato rin to, mga anak. Doon nga pala sa mga bago nating subscribers, no? Salamat sa inyo sa pag-subscribe sa channel ni Tatay. At kung hindi pa kinaka-subscribe, click nyo lang yung subscribe button at saka yung notification bell para updated kayo sa mga recipes na niluluto ni Tatay. So ayan, mga anak, ano, napakabango nito. Pag nagigisa kayo ng sibuyas at saka bawang, napakabango talaga niya, no? Gustong-gusto ko yung amoy niyan, no? Alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong gustong-gusto rin niyo yung amoy ng ginisang bawang at sibuyas. At syempre, halagyan din natin ng paminta, pampasarap. Okay? Marami nagtatanong sa akin, no, bakit habang nagigisa daw ako, tsaka ako nilalagay yung paminta. Well, para sa akin, mas lumalabas yung natural flavor ng paminta pag sinasama natin siya sa paggisa. Although, hindi rin naman na mali na later on mo na ilagay ang paminta, no? Pero mas masasabi ko lang na mas lumalabas yung natural na flavor ng paminta pag sinasama natin siya sa paggisa. So, ayun, mga anak, lagyan din natin ng kamatis, no? Yung kamatis sa palambutin natin maigi yan. Yan kasi sa isa na nagpapasarap dito sa ating recipe na ito. Ang gamit pala natin dito, mga anak, ay sabi sa akin kanina sa palengke, native na pusit daw ito, yung maliit. Yung mga pusit kasi, no, ayoko nung sobrang lalaki. Hindi ko siya natutunang kainin. Yung malalaki na pusit, parang ang gusto ko sa kanya naman ay ihaw. Pero pag ganitong adobo, ang gusto ko yung medyo maliliit lang. Ayoko na sobrang laki. Hindi ko siya, parang hindi siya enticing kainin para sa akin. So habang ginigisa natin to, mga anak ko, habang iniintay natin lumambot yung kamatis, shout out pala dun sa mga subscribers natin dyan sa Taytay, kay Sir Elson Valoria, kay Ma'am Donna Valoria. Sabi nila, lagi raw nila sinusubaybayan yung mga niluluto natin dito sa channel natin. Salamat sa inyo. Shoutout din pala sa isa nating subscriber, si Sir Marlon Lim. Shoutout sa inyo, sir. At shoutout din sa mga subscribers natin dyan sa Lucena, no? Sa Red V, dyan sa Dalahican. Kaila Ma'am Maidem Capistrano at saka kay Ma'am Sobi Moreno. Shoutout po sa inyo. Abay, parini, para matikman yung luto ni Tatay, ano? Ngayon, mga anak, nakita nyo yung pusit natin, ano? Ito yung native daw to, yung maliliit. Ito yung mga gustong-gusto kong inaadobo. So, yan lang. Isama lang natin siya sa paggisa, no? Halu-haluin lang natin para kumapit sa kanya yung lasa ng mga ginisa natin kaninang sibuyas, bawang, at kamatis. Ito nga pala, anak, hindi natin kailangan lagyan ng tubig to, no? Kasi kusang nagtutubig yung pusit. So, hindi natin kailangan ng tubig. At saka, ayoko rin sa pusit, mga anak, yung sobrang itim. Gusto ko yung tama lang. Kumbaga sa babae, yung morena lang ba? Kaya pag makita nyo ang sinana, yung wife ko, makikita nyo kasi morena siya. So ayan, mga anak, no, nagisa na natin kasama ang ating pusit. Tataklo ba na ngayon natin to for about mga 5 minutes para lumabas yung kanyang tubig, no? Ayan. After mga 5 minutes, nakita nyo nagtubig na siya, mga anak, no. Haluin lang natin siya. Huwag kayong matakot pala, no, na sabi ng mga iba, pag yung pusit daw, pag matagal niluto, tumitigas,
dito sa mga native na pusit, yung maliliit, sa daming beses ko nang niluto ito, hindi naman siya tumitigas eh. Siguro yung mga tumitigas na yun pag yung mga malalaki. Kaya nga ayoko rin ng mga malalaking pusit masyado kasi yun nga eh. Pag matagal na siyang niluto, tumitigas siya. Para siyang goma. No? So ayan, siguro nak, after mga 5 to 8 minutes, pwede na siyang lagyan ng toyo. Kaya alam natin siyang kumulo ng kumulo. No? At occasionally, haluin din natin siya. So siguro ang nailagay nating toyo dito ay mga 4 tablespoons. Isunod na rin natin yung ating suka. Yung suka naman, kung 4 tablespoons ang nilagay niyong toyo, kalahati lang no ng ilalagay niyong suka. So dito sa niluto natin na to, ang nilagay lang natin ay 2 tablespoons lang ng suka. Pero kung gusto niyo yung adobo na medyo maasim, pwede nyo dagdagan yan. Ako kasi gusto ko yung tamang-tamang alat lang at ng asim. Pero meron kasing iba na ang gusto nila, yung adobong pusit nila, yung medyo maasim. Okay? So pagkalagay ng suka, wag muna natin haluin mga anak. Hayaan natin maluto maigi ang suka bago natin siya haluin. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Ang ginagawa natin dito mga anak, no, nire-reduce lang natin yung sauce. Yung iba kasi, mas gusto nila yung medyo na-reduce na yung sauce. Ako kasi, ang gusto ko, yung medyo may konting sabaw pa. Kasi yung mga anak ko, gusto nila yung may naisasabaw sila sa kanin. Ayaw nilang kumain ng dry. So, ayan. Hayaan lang natin na ma-reduce lang siya ng konting-konti. Tapos, okay na yan. Ayan, ang maganda na yung ating adobong pusit. Hinihintay na lang natin dyan ay ang thumbs up ni tatay. Pag nakita nyo na yung thumbs up na yan, ibig sabihin, luto na yan mga anak. Ready to serve na yan. Ayan na, nag-thumbs up na. So, ready to serve na yan mga anak. So, ayan, nakita nyo na ang ating finished product, ano? Napakaganda at napakasarap. Ayan, pinaikot-ikot pa natin para makita nyo talaga kung gaano kaganda ang ating pagkakaluto ng pusit. Again, thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. At saka don't forget to watch yung mga susunod pa natin mga videos. Ciao mga anak!